guys, sa mga kapis wifi ko dyan. Welcome po sa another video tutorial natin mga bay. So ngayon mga bay is meron po tayong client na igagay. Kasi nung time na nag-install po kami mga bay ng Bindo is hindi ko na po siya na explainan about sa Bindo kasi nagka-conflict na po yung oras. Kaya ngayon is gagawa na lang po tayo ng video mga bay para sa kanya. Yun, sin ano siya mga bay, si ma'am. Hindi ko na po babanggitin. Ma'am, sana isundan nyo na lang po yung video na to para sa inyo po to. First tip lang po ma'am, yung unang gagawin nyo po is siguro is familiar nyo na to. Sa ngayon mga miss, meron akong Bindo na ititesting dito. Yung easy side is Marcin. Ito yung papasokin ko dito ma'am. Pero yung sa inyo dyan, yung nakalagay na easy side sa signal nyo is yun yung papasokin mo. Una is nakalagay dito sign in required pa. Click lang ko natin yan ma'am. Tapos ganun pa rin ma'am, click lang po natin kasi nakalagay dito sign in to network para makapasok po kayo ng portal ma'am. Yun, dito na po tayo sa portal ma'am. Makikita nyo na po dito yung mga i-access dito sa portal, insert money, wifi rates, tsaka boot share. Dito sa voucher ma'am, tandaan nyo po, dito nyo po ilalagay yung code ng voucher. After nyo i-enter yung code ng voucher, submit nyo lang po. Mag-a-appear na po yung voucher na i-enter nyo po dito, input nyo po. Mag-a-appear na po dun sa client nyo na binintaan nyo ng ticket ng voucher. Yun. Ibig sabihin lang nito ma'am is konektado na kayo sa Bindo nyo. Ang sunod na gagawin ma'am is pasok na po tayo dun sa admin. Punta lang po tayo ng Chrome. Yun, after nyo i-type yung 10.0.0.1/admin po na gateway access po. Magdi-display po yung sign in to admin. Dito is may nakalagay na username po. Lagay nyo lang dyan yung admin po. Yung default admin. Tapos dito sa password, yung default password nito is 123456789. Pero since napalitan na po natin yung password ma'am, yung binigay ko po sa inyo na password, yun na po yung i-access nyo dito. Input nyo dito po ma'am. Tapos input captcha. Sundan nyo lang po yung ano ma'am. Type nyo yung input captcha. Tapos yan, dito na po tayo ma'am, nakapasok na po tayo sa dashboard ng admin. Dito is makikita nyo yung daily sales, weekly sales, monthly sales, yearly sales. Dito yung ano, ito po yung dashboard natin ma'am. Tapos yun, sa tanong nyo po ma'am is yung pag-monitor ng sales inventory. Dito po sa ibabaw ma'am, may tatlong guhit sa left side. Tapos yung pangalawa ma'am, sales inventory, click lang po natin yun. Tapos yun, dito po ma'am, makikita nyo na po yung sales inventory. Kung halimbawa ma'am, gusto nyong tingnan yung nakarang araw, yung kahapon, pindot nyo lang po yung yesterday ma'am,
Mag-generate po yan dito sa total income. Magdi-display po dyan yung kita nyo nung araw na yun. Tapos kung sa 1 week, sa loob naman ng 1 week, ma'am, pindutin nyo lang po yung 1 week. Tapos mag-generate din po yan. Dyan po makikita, ma'am, sa total income. Tapos kung gusto nyo namang ano, ma'am, halimbawa nag-harvest po kayo ngayon kasi ito yung monthly in ng ito yung huling araw. Kung gusto nyo ng panibagong monitoring naman, ma'am, sa susunod na buwan is receipt nyo lang po. Pindutin nyo lang po yung naka-highlight na receipt. Tapos select receipt below. Receipt nyo lang po, ma'am. Yan lang po yung gagawin nyo, ma'am, para ma-back to zero na naman yung ano, yung income na monitoring nyo. Yan. Tapos na po tayo dito sa ano, ma'am, sana nasundan nyo po. Dito naman po tayo sa voucher, ma'am. Ganun pa rin, pindutin nyo lang po yung sa ibabaw, yung tatlong guhit sa my left side. Tapos dito sa pangatlo, voucher generate. Yan lang po, ma'am. Yan. May makikita po kayo dito sa naka-highlight, ma'am. Dito sa may gilid. Kung gusto nyong mag-generate ng voucher, kung gusto nyong gumawa para ibinta sa mga client nyo po dyan, pindutin nyo lang po yung generate, ma'am. Tapos, yun. Dito sa price, ma'am, ito yung unang babaguhin nyo. Depende po sa inyo, ma'am, kung magkano po yung price sa na price sa ibibigay nyo pong days para maka-access sila ng internet. Halimbawa 100 po, 300. Tapos siyempre days yan, ma'am, kasi malaki-laki 300. Lagay nyo po dyan 30 days. Dito sa ano, minutes saka hours, depende na po sa inyo, ma'am, kung dadagdagan nyo sila. Kung halimbawa 30 days and 5 hours, mga ganyan. 5 hours. Tapos, siyempre, ma'am, pag ayaw nyo naman, i-zero nyo lang yan, ma'am. Kasi kung hindi yan ma-zero, hindi po yan mag-offer. Tapos, after nyo dyan sa days, mamalagyan is dito sa voucher, prepix. Ito po yung sample. Halimbawa, 300, ma'am, 300 na nilagay nyo. 30 days, 30. Yan yung palatandaan, ma'am, na mag-offer dun sa ano, before yung code. Magdi-display po yan mamaya, ma'am, nakikita po natin. Tapos dito naman sa ano, ma'am, wag na po natin yung ano, ma'am, ayan na lang po kasi sa akin is unlimited. Dito nyo na lang po, ma'am, dito sa download tsaka upload po, dito po kayo mag-control ng ano. Halimbawa dito may nakalagay dito sa ano, ma'am, na sample 1024 kbps, equivalent to 1 mbps. Example, ma'am, gusto niyo siyang bigyan sa download ng 5 mbps. Yung 1 is palitan niyo lang po yan ng 5. Kung gusto niyo naman po 3 mbps lang, 3, palitan niyo lang po ng 3. Dito sa upload naman ganun din po, ma'am, ganun lang po yung gagawin. Tapos dito sa number of voucher, depende, nasa inyo, ma'am, kung ilan yung gagawin yung voucher. Halimbawa 5, para hindi na po kayo gagawa-gawa kasi halimbawa sa isang araw may 5 kayong nabibinta ng ticket ng voucher, yung ilalagay nyo lang po dyan is 5. Tapos expiry, pwede nyo rin pong lagyan ng expiry, ma'am.
dito sa dish, yung nilagay mo doon is 300 to 30 Mbps within 30 days. Lagay nyo po dyan 30 days ma'am para exact 30 days mag-expire po siya. Yun. After nyan ma'am is generate lang po. Yun. After nyan ma'am is mare-redirect kayo, makikita nyo na po yung voucher na ginawa nyo. Ito po ma'am, ito 30 days galing ng 4 to 8. Yan po ma'am, 30 days nakalagay. Tapos yan po yung mga number of voucher na ibibigay nyo sa mga client nyo, na ipreprint out nyo po ma'am, para depende na po kung ano po yung discard nyo. Tapos sa pag ano naman ma'am, para ma-use, magamit po yan, kopyahin nyo lang po yung voucher code. Tapos yung kanina ma'am, nakita nyo yung sa portal nyo may nakalagay doon na enter voucher, doon nyo lang po enter yung code ma'am, code number, tapos submit nyo po. After noon is mag-appear na po yun sa kanila ma'am, makaka-access na po sila ng ano, ng internet within sa ano, sa binigay nyo po kung ilang days yung binili nilang ano. Kung example 300 days, mag-appear po doon yung 30 days. Yun, tapos na po tayo dito ma'am. Yung pangatlo nyo pong tanong is sa rates. Time rates. Ito po ma'am, sa pang-apat, pindutin nyo lang. Yung, 1 to 100. Yung price ko sa, ano ma'am, 1 peso is 10 minutes. Tapos dito sa 5, 1 hour and 30 minutes. Tapos 100 8 days. Kung gusto niyo yung baguhin ma'am, sample dito sa 10. Babaan natin yung 3 hours. Yung 3 hours, tapos dito sa action ma'am may tatlong guard. Makikita niyo diyan action, tapos may tatlong guard, pindutin niyo lang po 'yan. Tapos edit. Tapos andito na po ma'am sa edit rates. Dito nyo po siya babaguhin ma'am. Halimbawa dito sa hours, palitan nyo po yan ng 2. Tapos kung ilang minuto, halimbawa 2 hours and 30 minutes, palitan nyo lang po natin yung 30 minutes. After nyan, save lang po. Yun, magre-redirect kayo pabalik ma'am. Makikita nyo po dyan na nabago na. Yung 2 hours, naging 2 hours, ay yung 3 hours, naging 2 hours and 30 minutes na lang. Yan. Explore lang po kayo ma'am dito sa, ano, dito sa may nabilog. Kung gusto nyo siyang i-edit dito sa bilog na may plus na sign, yung bilog sa gilid ng numbers, dito sa polls. Explore lang po kayo ma'am. Tapos ang sunod nyo pong tanong ma'am is kung paano baguhin yung password. Dito naman po ma'am sa ano, nakahilira sa pinindot yung ano, yung may tatlong toldok po sa gilid sa right side, yung B na naka-highlight lumabas, pindutin nyo lang po yan. Tapos dito sa my profile, yan po. Yan. Dito sa ano ma'am, username, wag nyo na po yung baguhin ma'am. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo yung baguhin ma'am. Kung gusto nyo yung palitan. Halimbawa, gusto nyo yung palitan ng pangalan nyo, pwede. Pero ako ma'am, is hindi ko na yan pinapalitan kasi yan yung common na ano, para hindi makalimutan. Para yung tatandaan mo na lang is yung password. Yan.
Dito sa password, ma'am, yan lang po yung papalitan nyo. Siyempre, bago nyo yan i-save, ma'am, i-show nyo muna. Tapos, tsaka nyo i-save para makita nyo kung tama ba yung tinype nyo, ano, in-intern yung password. Yun. Tapos, sa pag-exit, dito lang din po kayo sa tatlong toldok. Doon sa pinasok nyo para mabago yung password, dito sa taas yung may tatlong toldok, tapos yan window owner sa baba po, ma'am, yan lang po yung pipindutin nyo, sign out. Yun, ma'am, maglalag out na po kayo. Ito na, bumalik na kayo sa admin. Yun, hanggang dito na lang po yung video natin, ma'am. Sana is nasundan nyo yung video at may nakuha ko yung kunting idea. Yun, mga bay, sa mga kapis wifi ko dyan, hindi lang po sa ano, share ko lang din po yung ano, sa lahat. Sana is nasundan nyo po. Yun lang po, mga bay. Ma'am, maraming salamat po. Sa mga nakapanood dyan, mga bay, pa-subscribe po at pa-hit ng notification bell para update po kayo sa susunod nating video, mga bay. Maraming salamat po.